Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang isang balita ng WBN. Ayon sa isang article ng World Boxing News, binanggit ang tungkol sa muling pagbabalik ni Pambansang Kamao. Kung hindi daw pala rin si Pacman bilang Pangulo ng Pilipinas, posibleng babalik pa ito sa boxing. Kung titingnan daw natin ang survey, maliit ang porsyento ni Pacman para maging susunod na Pangulo. Kung sakaling mabigo ang plano sa politika, hindi pa rin daw mawawala si Pacman sa larangan ng boxing. Marami pa rin daw ang nag-aabang sa kanya para tapusin ang karir sa isang magandang panalo. Kung sakaling babalik si Pacman mga tol, sino kaya ang magandang kalaban? Pwedeng rematch kay Ugas o kaya ituloy ang laban kay Errol Spence. Kahit sino ang kalaban ni Pacman, sigurado malaki pa rin ang bayad sa kanya. Sinabi na rin ni Memo Heredia mga tol, kaya pa daw ni Pacman kahit dalawang laban. Kaya abangan po natin kung babalik pa ang ating Pambansang Kamao. Sa ibang balita naman, Mark Magsayo versus Ray Vargas, kasado ng laban sa July 9. Makikita po natin sa official post ng PBC. Nakalagay na po ang schedule na gaganapin sa San Antonio, Texas, USA. Pero pagdating sa page ni Magsayo mga tol, hindi pa nag-announce si Magsayo tungkol sa laban niya kay Ray Vargas. Alam naman natin tuwing may laban si Magsayo, sinasabi niya sa kanyang page kung kailan ang siguradong laban. Malayo pa naman ang July 9 mga tol, marami pa ang pwede magbago sa laban niya. Pero ayon sa mga balita, kailangan talaga unahin ni Magsayo si Ray Vargas dahil pinaboran ito ng WBC. Kailangan depensa ni Magsayo ang titulo dahil nag-request si Vargas na kailangan gamitin kaagad ang mandatory status. Magandang laban naman ito kay Magsayo mga tol, pero isang mahirap na kalaban si Vargas. Kaya suportahan po natin si Magsayo sa kanyang unang pagdepensa. Sa ibang balita naman, Coach Fredie Roach, binalaan si Canelo Alvarez laban kay Dimitri Bibol. Hindi daw madaling kalaban si Bibol, magbibigay daw ito ng mahirap na challenge kay Canelo. Mataas daw ang timbang ni Bibol, malaki at malakas, kaya din tumanggap ng malakas na patama. Kung mamaliitin daw ni Canelo ang skill ni Bibol, baka dito daw magkamali ng kamada at mabigyan ng upset. Ito din ang naging payag ni Sergey Kovalev mga tol, may chance ang manalo si Dimitri Bibol. May butas daw kung paano talunin si Canelo. Matatandaan po natin tinalo ni Canelo si Sergey Kovalev sa light heavyweight, kaya naging 4 division champion. Natapos sa isang knockout ang laban. Pero matandang Kovalev ang nakalaban ni Canelo dito mga tol. Ibang usapan na pagdating kay Dimitri Bibol dahil mas bata at malakas. Kaya abangan na lang po natin ang matinding laban sa May 7. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po.